Ang Pilipinas ay nagpadala ng 4 na F-A-50 Light Combat Aircraft sa isinagawang Pitch Black Exercise 2024 sa Australia, hindi lamang upang masubukan ang aerial combat tactics ng Pilipinas laban sa mga air force ng ibang bansa, kundi upang ma-assess din nila ang capability ng mga F-A-50 Light Combat Aircraft na ito, laban sa mga mas malalaki na mga multi-role fighter aircrafts. Bagamat nagpakitang gilas ang ating mga piloto sa kanilang mga kasanayan, at tila may laban ng F-A-50 sa close range combat na ayon sa diberipikadong report, ay nakascore umano ang ating mga piloto ng 10 kills laban sa 7 kills ng mga JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force, ngunit inaamin din ng Philippine Air Force na talagang hindi sapat ang kasalukuyang mga F-A-50 ng bansa kung makipagsabayan sa mga totoong dedicated na mga multi-role fighters aircraft, lalo na sa beyond visual range, bagay na may malaking lamang ang mga totoong multi-role fighters. Kaya ang Pilipinas ay hindi maaaring umaasa lamang sa kanyang mga light combat aircrafts, at kailangan niyang magkaroon ng totoong multi-role fighters. At ang good news, ay ayon sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Romeo Bronner Jr., ngayong buwan ay binigay na ng Pangulo ang kanyang approval sa Philippine Air Force na umpisahan na ang proseso sa pagbili ng mga multi-role fighters. Bagamat walang specific na model ng multi-role fighters ang binanggit, ngunit hindi bababa sa 24 na fighter jets o mas marami pa ang aprobado ng Pangulo sa acquisition na ito. Ang nangungunang mga contenders para sa multi-role fighter acquisition project na ito ng Philippine Air Force ay ang mga latest variant ng F-16 Vipers ng Lockheed Martin at ang JAS-39 Gripen ng Saab Sweden. Bagamat napakagandang balita ito, ngunit may inaasahang problema ang Philippine Air Force sakaling matuloy ito, dahil kaakibat sa pagkakaroon ng maraming mga fighter jets, ay ang pagkakaroon din ng mga piloto na kwalipikadong magpapalipad nito, bagay na wala sa ating Air Force sa ngayon. Nakakalungkot na tila hindi ito pinaghandaan ng ating Philippine Air Force, gayong nasa matagal na nilang plano ang pagbili ng karagdagang mga fighter jets sa kanilang ibentaryo na nangangahulugang kailangan din ng mga piloto para dito. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay mayroon lamang 12 na F-A-50 Fighting Eagle Light Combat Aircrafts, at ang mga kasalukuyang mga piloto nito ay di pa mga kwalipikadong piloto na magpapalipad sa mas complex na mga multi-role fighter jets na ito. Inaasahang ang mga senior F-A-50 pilots ngayon ng Philippine Air Force ay ang siyang magiging mga pioneer na multi-role fighter pilots, na inaasahang magiging pioneer instructor pilot na rin sa mga future pilots sa hinaharap. Ang pagiging aircraft pilot ay hindi sapat upang magpalipad ng mga multi-role fighters, kailangan ito ay isang combat pilots na may kasanayan sa pagmaniubra sa eroplano upang kanyang mapabagsak ang kalaban, o magmaniubra upang hindi siya ang mapabagsak, at yan ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay at karanasan. Kung matutuloy ng Philippine Air Force ang mga plano nito na kumuha ng 40 o higit pang mga bagong multi-role fighters, kasama na ang mga second-hand o refurbished na mga F-16 fighter jets, ang Philippine Air Force ay magkakaroon ng maraming fighter jets ngunit walang mga pilotong magpapalipad. Kaya naman, dapat ay umpisahan na ng Philippine Air Force ngayon ang pagparami ng mga pilot ng mga F-A-50 nila, upang maging mga piloto sa mga multi-role fighters, sa oras na dumating na ang mga ito. Ang mga bagong multi-role fighters ay aabot ng ilang mga taon bago ma-deliver, kaya kung umpisahan ng Philippine Air Force ang pagparami ng mga piloto ngayon, ay maiiwasan nila ang problemang ito.